Hi guys, good morning. It's really nice to be back. So medyo naging busy lang ako sa mga bagay-bagay this past few days. So but I promise to upload once a week video para sa inyo. Okay? I have a question for you guys. Naniniwala ba kayo na pagpara talaga sa inyo isang bagay, mag-align ang mga stars para pagbigyan yung kahilingan nyo? I mean, nothing can stand against you, kumbaga. So that happened to me during my first ever attempt na magtrabaho sa labas ng Pilipinas, okay? Sa Middle East and in Saudi Arabia in particular. So by the time na matapos mapanoorin ang video na ito, magkakaroon ka na ng idea kung saan nga ba mag-a-apply, paano mag-apply, gaano katagal ang proseso, okay? Magkano nga ba yung gagastusin para makapagtrabaho sa Saudi Arabia? And then, yung highly confidential question, magkano nga ba yung naging sahod ko sa first ever try ko sa Saudi Arabia? And then, yung katanungan ng karamihan sa atin, delikado nga ba magtrabaho sa Saudi Arabia, okay? So, disclaimer lang guys, all the facts and information that I'll be sharing with you is based on my personal experience. It could be similar or totally different based sa mga naging karanasan ng kakilala nyo, kapamilya nyo, or kaibigan nyo. At least, you have some base point, I mean some reference for comparison purposes. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please click the subscribe button. At then, pag na-click mo na yung subscribe button, may lalabas po dyan na bell. I-click mo din yung bell para ma-notify ka every time na mag-upload. Okay? Okay? My first ever journey to the Kingdom of Saudi Arabia started with a single FB like. Yes, tama po kayo. So, paano nga nangyari yon? So, may isa akong friend. So, may nilike siyang FB page ng isang local na agency. So, out of curiosity, so, clinic ko yung FB page na yon. And then, nag-display sa akin yung mga current na mga hirings nila. So may nakita ako doon na talagang nag-caught ng attention ko, okay? So bibigyan ko kayo ng isang personal trivia. Si Payong kaibigan po ay a licensed accountant by profession, okay? So yun po yung unang personal trivia na malalaman nyo tungkol sa akin, okay? So yun, ang naka-display doon sa post is kailangan po nila ng cost and general accountant. Na yun nga, it will be in Saudi Arabia. Siyempre binasa ko din yung mga requirements, yung mga qualifications. So ayun, sa tingin ko naman related naman siya sa current na ginagawa ko. So ayun, dahil may ready naman ako na CV, so nag-submit ako doon sa email na naka-indicate sa job posting. So after a day, ayan, kinontak na ako ng recruitment agency. So ayan, so yun na po, nag-start na po doon yung parang first level ng interview. But of course, dahil nga recruitment agency yung nag-interview sa akin, it's more of like getting to know more about me. So syempre, yung tinanong lang niya sa akin is, more on doon ng kung ano lang din naman nakasulat sa CV ko. Okay? So yun, tip ko lang sa inyo guys. Kung mag-a-apply kayo, dapat kung magsasubmit man kayo ng any informations or credentials about you, dapat you know it by heart at dapat totoo yung mga pinagde-declare nyo doon sa CV. Otherwise, syempre, hindi nyo masasagot ng tama yung mga katanungan sa inyo. So yun, after na yun ng interview, so mga around 30 minutes, so sabi sa akin nung nakausap ko, so i-forward daw niya yung aking CV doon sa hiring client sa Saudi Arabia. Syempre, hindi lang naman yung CV ko yung i-forward niya, di ba? Syempre, may batch siguro, 10 kami na ipapadala doon, tapos subject for further review din yung client sa Saudi Arabia. So yun, after 3 days, ayan, na-inform ako ni agency na yun nga, isa daw ako sa mga shortlisted applicants. So,
tinanong niya ako kung immediately the following day ay available ako for panel interview. So tatawagan nila ako from the Kingdom of Saudi Arabia. Okay, so tinanong nila ako kung meron akong Skype account. So unfortunately, during that time wala akong Skype account. So pumayag naman yung employer na ano lang, through phone interview. So yun, tinanong naman nila ako nung availability ko. So yun naman yung kagandahan. So di ba? Ako yung nag-suggest na ito yung time na tumawag sila. So just for your information guys, bago naman ako nag-apply doon sa Saudi, may trabaho naman ako during that time. So syempre, nagbigay naman ako ng schedule na hindi conflict doon sa dati kong trabaho. Okay? So yun nga, dumating na yung tawag neto, nung panel interview. So yung nakausap ko doon is yung financial controller, yung assistant niya, at yung hiring manager. So, syempre ano na po yun, parang second level na po ng interview. More on technical na siya. Work-related na yung details ng katanungan. So, dahil alam ko naman yung trabaho ko, so with God's grace, fortunately, nasagot ko naman ng maayos yung interview. Nairaos ko naman siya. So, sabi sa akin nung financial controller, so yun, mag-antay lang daw ako ng tabneto na feedback mula sa local recruitment agency. Kasi syempre, hindi lang din naman ako yung in-interview nila. So yun nga, kinabukasan naman, after noong matapos yung panel interview ko, ayan, sabi nung recruitment agency, ayan, antay-antay lang daw ako. So syempre, antay-antay lang din ako. So, yun, balik naman ako sa trabaho ko, ganyan-ganyan. So, after a week na matapos yung panel interview ko na yun, ayan, tumawag na yung agency. At yun nga daw, parang isa ako din sa napili na candidates for final interview. So, yun nga. Paghandaan ko daw yun, kasi yun nga, pupunta yung, tawag nito, yung president at vice president nung client sa Saudi Arabia. So pupunta siya dito sa Philippines para i-conduct yung final interview. So yun nga. Again, nag-align naman yung mga stars kasi yung final interview na schedule siya on a weekend, Saturday. So wala akong pasok. So I traveled all the way from Santo Tomas, Batangas going to Makati City kasi andun yung location noong agency. So doon na held yung parang final interview. So pumunta naman ako doon. So pagdating ko doon, hindi lang din naman for accountant position yung pinunta noong president at vice president during that time. So mag-interview din siya for executive secretary, for project officer. So yun, natapos naman yung interview. Nairaos ko naman. So more on, hindi na siya work-related. Yung interview naman, yung katanungan naman ng president at vice president is more on personality-driven na mga questions. So, syempre, guys, ito, tip ko ulit sa inyo, pag mag-a-attend kayo ng mga ganong klaseng interview, huwag kayong pumunta na hindi kayo handa. Diba? Kailangan ready kayo. Kahit saan kayo pumunta, dapat ready kayo. So, gaya ko, usually ang ginagawa ko, nag-a-anticipate ako ng mga questions, para at least kahit papaano, kumbaga, alam ko na din naman yung isasagot ko. Kung hindi, kumbaga, hindi na ako mangangapa nung sasabihin ko. And it helped me a lot. Okay? So, yun nga, with God's grace again, after noong final interview, nagkaroon na ng job offer. O, diba? Nag-job offer na siya during that day. So, may tumawag. Yung job offer is from the Kingdom of Saudi Arabia. So, may Pinoy doon at tag-HR. So, tinawagan ako. So, dahil syempre, first time ko din mag-abroad. At yun nga, guys, nag-offer na siya. Wala, hindi na ako nakatanggi kung ano yung na-offer sa akin. So,
nag-oo lang ako ng nag-oo. Siyempre, kumbaga natuwa naman ako, nabigla ako, na-excite ako sa mga narinig ko na figures. Kasi siyempre, trinanslate nga yung Saudi Riyal into Philippine Peso. So, medyo malaki nga talaga sa siyempre, ikumpara ko sa aking kumbaga local na trabaho, malaki yung ano niya, yung pagkakaiba. So, yun nga. During that time, nag-oo na ako. So, sobrang saya ako, di ba? Umuwi ako ng Batangas na masaya, okay? So, kung magkano nga ba yung natanggap ko na compensation package, yan yung sasagutin ko sa item number 3, okay? And then, kung gaano nga ba katagal yung proseso? So, from the time na nag-submit ako ng CV sa medical, ayan, natanggal na yung ating props. So, from the time na nag-submit ako ng CV ko doon sa local recruitment agency, at the time na nag-medical ako, hanggang nakalipad ako, it took me around like 2 months to be exact, okay? So, yun guys, move on na tayo sa ating next topic, kung magkano nga ba yung nagastos ko sa application ko papuntang Saudi Arabia. So, pasensya na kayo sa mga technical difficulties, okay? Naikabit ko na po siya. Hopefully, hindi na siya bumagsak, okay? So, just to be specific, yung local recruitment agency na nag-process ng application ko is ISD. So, that's International Skills Development Incorporated. Yung location ng agency na yon ay nasa Palanan, Makati City, okay? So, there are like 100 plus local recruitment agencies po sa Philippines na nagpa-process ng applications na wala pong placement fee na babayaran, okay? So, out of those 100, I can recommend you like 3. Una nga po ay yung ISD. Second one is yung IPAMS. IPAMS is in Quezon City. And then, may mga narinig ako regarding IPAMS na at least kahit nag-apply ka pa lang po sa kanila, sinasagot na po nila yung mga expenses mo, like traveling expenses mo or board and lodging if in case malayo ka sa Maynila. So, sinasagot na po nila yan ng IPAMS. And then, third one is yung Staff House International sa West Point, sa Cubao. So, yun. Those three for me are like valid, legit, and offer zero placement fee processing para sa mga OFWs sa Middle East o kahit saan mang parte sa buong mundo. Okay? So, syempre, after ko na mapirmahan na yung job offer na yon, ano nga ba yung mga susunod na mga ginastos ko? So, syempre, na-schedule na ako ng agency. Ni-refer na ako sa medical facility o sa clinic na accredited nila sa Maynila din. So, yun, nagpaalam ako. Pero nag-sick leave ako sa dati kong company. So, yun nga, nag-sick leave ako para magpa-medical para sa application ko abroad. So, yun. So, yun nga, sana hindi po kayo na biktima ng mga clinic na usually, paano ba nito? Pinapabalik-balik kayo. Kunyari, may mga sakit kayo sa ganyan, ganito. Kahit wala naman talaga. Para lang baga pagkakitaan nila yung mga OFW. So, in my case, so, syempre, just to give you an idea, ano nga ba yung mga coverage nung medical exam. So, just the usual. Yung x-ray, yung kukunan ka ng dugo, yung dental, optical, so, yung physical exam, of course, so, syempre, uhubaran ka and then check up lahat. And then, magkakaroon din ng yung pangmatagalang psychological exam. So, it's like a classroom exam na ang tagal, ang dami mong sasagutan. So, yun. So, all went well. Pero yun nga, may naging problema sa medical ko. Kasi, syempre, during that time na tinake mo yung medical exam, hindi mo naman agad malalaman yung results. So, after like a few days, so, tinawagan ako ng clinic na bumalik daw ako sa clinic kasi yung first
X-ray ko wala daw makita sa tawag nito sa X-ray. Wala daw sila, I mean, hindi daw nila ma-interpret yung result nung parang X-ray. So, dahil yung unang X-ray ko nakatalikod ako, yung ginawa naman nila, pinaharap ako tapos dito nilagay yung parang dito nila tinest sa harap. So, yun, fortunately wala din namang naging findings, pero yun nga, syempre nagbayad ka. I don't know if like 300 or 500 pesos yata yung binayad ko. Pero ang kagandahan naman po nun, guys, so syempre after muna, I mean, matapos na lahat, and then ma-declare nung medical facility na fit to work ka, is-schedule ka na for like vaccine. So lahat ng pupunta ng Middle East, so magkakaroon siya ng vaccine. I think it's like MERS-CoV, yung Middle East respiratory vaccine, like that. So yun nga, ang isa pa pong kagandahan, lahat po ng ginastos ko sa medical exam, na-reimburse ko or na-claim ko naman sa company ko sa Saudi Arabia pagdating ko. O di ba? So literally wala po talaga akong ginastos sa pag-apply. So okay? At isa nga po palang very important fact about medical exam, yung Saudi Arabia po is very strict and very particular when it comes to the medical condition ng mga expat na pumapasok po sa bansa nila. So just a trivia, given na pumasa ka po sa medical exam sa Philippines, kunyari binigyan ka ng fit to work, pagdating mo po sa Saudi Arabia, ititest ka po ulit nila. So magkakaroon ulit ng second round ng tests. Kukunan ka ulit ng dugo, i-x-ray, urine, and stool. At pag napatunayan nila na may sakit ka, kunyari, ang very particular sila, of course, syempre pagdating sa dugo at lalo na sa x-ray, pag napatunayan nila na may sakit ka or nakakahawang sakit, you have no chance na makapagtrabaho sa Saudi Arabia, kundi i-deport ka at pababalikin ka ng Philippines. Okay, so ganun po. Kaya sa lahat po ng may plano na mag-apply sa Saudi Arabia, ingatan niyo po ang sarili niyo kasi very strict sila sa medical. Hi guys, move on na tayo sa third item, which is the highly confidential question, kung magkano nga ba yung pinirmahan kong compensation package as a first-timer accountant sa Saudi Arabia. Okay? So just for your information, aside doon sa job offer na pinirmahan mo sa Philippines pa lang, sa agency pa lang, bago ka lumipad papuntang Saudi Arabia, pipirma ka na agad ng kontrata, okay? So tip ko lang sa mga kababayan kong OFW, please, it really pays to read your contract. Gawin nyo po word by word, word for word. Harap at likod, basahin nyo kasi pipirman nyo po yan per page. Diba? If in case there are certain like conditions or clauses mentioned in your contract which you are not sure, please magtanong po kayo sa agency nyo or sa mga kakilala nyo na may alam. Okay? Kasi pagdating nyo po sa abroad, and if in case hindi man natin gusto, pero pag nagka-problema ka, yung tanging makakatulong sa'yo ay yung pinirmahan mong kontrata. Okay? So, ayan. I-explain ko na po in a very detailed manner kung magkano nga ba yung naging sahod ko sa first ever attempt ko na pumunta ng Saudi Arabia as accountant. Okay, we'll start. So, libre po ang air ticket. So, sagot po yun ng company, papunta at pauwi ng Pilipinas. Okay? It is a one-year renewable contract. Okay? So, meaning, based doon sa contract, ang sinabi is, it can be terminated at the option ng employer or ng employee. Kung gusto ng employer na itapusin na yung kontrata mo, bibigyan ka nila ng 1 month notice na, eh, kanyan, Rolly, okay, salamat sa servisyo mo, pero unfortunately, hindi na namin kailangan. So, yan. So, magbalot-balot ka na. So, bibigyan ka naman nila ng notice. Pero, if in case hindi ka nila binigyan ng notice, automatic po siya na nare-renew.
Pero kunyari ikaw naman na employee ang gusto na mag natapusin yung kontrata after a year sa pinirmahan kong kontrata, ang binigay sa akin na notice period is 3 months. So imagine ganun katagal. 3 months before matapos yung kontrata, may inform mo dapat si employer na, eh, sir, ayoko na pong tapusin yung kontrata. So I think that 3-month period will give them enough time para maghanap ng kapalit mo. Okay? So yun nga, 5 working days ang binigay nila sa akin from Sunday until Thursday. So para sa kaalaman ng lahat, so yung pinaka-rest day po, yung pinaka-araw ng pahinga po ng mga OFW sa Middle East or sa Saudi Arabia is Friday. Yun. So bibigyan ka din po nila ng medical insurance. So if in case na magkasakit ka sa Saudi, so at least may magagamit kang card. So pwede siya sa dental, sa optical at kung ano-ano pang check-up. Okay? So allowed din ako for overtime. Okay? So yun. Siyempre, pupunta na tayo sa pinaka sa may mga figures, okay? So yung pinaka basic salary ko po is 5,000 riyals, okay? So para hindi po kayo mahirapan mag-calculate kung magkano nga ba siya sa peso, so siyempre gagamitin na lang natin yung 13 or 14 na conversion. So 5,000 riyals ang aking basic salary, okay? So sa peso, 70, more or less 70,000 pesos, okay? Next is, binigyan din ako ng company ng 5,000 riyals na housing allowance for 3 months, okay? So magkano yun per month? Around 1,667, okay? So in peso, 24,000 pesos yon yung housing allowance ko. So syempre, ikaw na yung bahalang mag-manage noon, di ba? So binigyan ka ng 24,000 housing, so it's up to you kung maghanap ka ng medyo mahal na bahay or pwede kang mag-bed space para makatipid, so diskarte mo na yon. And then, transportation allowance, which is 10% ng basic pay ko. So my basic pay again is 5,000, so 10% of which is 500. So in peso, that's 7,000 pesos. So, pag tinotal ko siya lahat, ang parang pinaka tag neto, gross ko is like 7,167 Saudi riyals. Or umaabot po siya sa 101,000 in peso. So, almost 100, diba? So, diba, hindi na ako tumanggi noong job offer. So, anyway, it's like a lesson learned. Ito naman po, kaya ko naman sinabi kung magkano yung sahod ko. It's not like para ipagmayabang kasi alam ko naman po na sobrang napakadami na sumasahod po ng mas pataas pa doon sa akin. Okay? So yun, ito po ay parang reference lang sa mga kababayan natin na gusto mag-apply, magtrabaho, first timer as accountant sa Saudi Arabia. So kung gusto nyo mag-demand, wala namang masama doon as long as you are like qualified enough, you have like all the credentials para mag-demand, it's up to you. I'm just giving you like a reference for your as help to you, okay? And so lastly guys, sasagutin ko po yung katanungan ng karamihan kung delikado nga ba magtrabaho sa Saudi Arabia, okay? So before naman tayo umalis ng Pilipinas, may marinig tayong mga kwento-kwento about sa Saudi Arabia. So this is my part of the story. So I was assigned in the eastern province of the kingdom, which is in Jubail, Saudi Arabia. So to my surprise, really, napaka-easy, napaka-peaceful, and napaka-convenient po magtrabaho sa Jubail. Kasi doon naman po ako nakatira sa Jubail City proper. So accessible po lahat ng mga kailangan ko. So yung mga kainan, yung mga pharmacy, yung mga grocery, especially yung mga padalahan, so very accessible siya. At hindi na po talaga nakaka-amaze na paglabas mo ng bahay mo, may makasalubong ka pong Pinoy or yung kabayan. And then, kumbaga sa lahat ng mga establishment, almost all establishment, meron pong Pinoy. Okay?
Pero yun nga po guys, syempre, we are still expected to follow and abide with the rules set forth kung saan man tayong lugar pumunta, di ba? Given na nga, sinabi ko na very safe and convenient na magtrabaho sa Saudi Arabia, pero guys, warning ko lang sa inyo, very strict din sila when it comes to implementing their rules. And really, the punishments are very, very hard, okay? So, syempre, alam naman natin yan, guys, kasi, di ba, bago tayo umalis ng Pilipinas, meron tayong PIDOS na tinatawag, which is yung pre-departure orientation seminar. Doon dinidiscuss ng facilitator kung ano yung mga bagay na dapat nating iwasan, di ba? Minsan nga, exage pa yung pagkaka-explain niya para lang tayo ay maging aware. So, yun. So, hopefully guys, dito na nagtatapos yung video natin. Hopefully may nakuha kayong something and sana hindi po kayo magsawa kakapanood ng video ko. And I promise na lahat po ng content na i-release natin soon is more on like useful tips and useful facts para sa mga kababayan natin na OFW. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click subscribe button at yung notification bell. Okay? Salamat and God bless. I wanna hear you sing it. Mama, don't stress your mind. We come